Eto mga kapatid, ang ginawa kong project. Yan ang dining chair ko in upholstery. Natinernohan ko siya ng kurtina. Ayun ang kurtina. Ngayon tuturo ko sa inyo kung ilan yata ang ginamit ko dito, magkano at saan ko binili. Mga kapatid, dito po si Lola Jessie uli. Magtuturo sa inyo. Ipakikita ko po sa inyo ang paggawa ng kurtina. At pag-i-estimate po kung ilang yarda ang kailangan natin sa isang bintana. Ganito po yon, mag-umpisa po tayo. Ito po ang example o drawing na ginawa ko para maipakita sa inyo kung paano po ang pag-i-estimate ng tela. Una, kukunin po natin yung sukat ng bintana natin. Ito po ay bintana. Ayan po. Kukunin natin yung sukat ng bintana natin, yung width o yung lapad ng bintana. Mula dito, doon lapad. Width. Ngayon, ang bintana ko po is 54. Sa 54, mag-a-add ako ng 6 inches para i-extend po sa magkabilang dulo na 3 inches. Mag-extend ako dito ng 3 inches. 3 inches din po dito sa kabila. Para po matago natin yung frame ng ating bintana. Kaya 54 plus 6 inches, makukuha po natin ay 60. Ngayon yung 60 po, i-divide natin sa 12. O i-divide sa 18 o sa 20. Paano po yun? Ipakikita ko sa inyo para maintindihan ninyo. Ito po yung binta, ito po yung kurtina natin. Kapag ang kurtina na gusto ninyo ay ganito na dikit-dikit, ayan, dikit-dikit, 12 po yan. Kaya didivide po natin yung 60 sa 12. Okay? Ngayon, kung ang gusto naman nating kurtina ay nakikita yung ating rod na tigwa 1 inch, i-divide po ninyo yan sa 15 or 16. Ngayon, kung gusto naman ninyong maluwang itong pinakamalaki, ayan, ganyan yan, ganyan, ayan, ganyan kaluwang, kitang-kita po yung kanyang rod, i-divide po sa 18. Ang pinili ko po ay yung ganitong pleats. Ganito po ang pinili ko. Divide ko po yung 60 sa 12. So, yung lapad ng bintana natin ay 60. I-divide natin sa 12 kasi yung po ang gusto nating distance ng pleats. Nung dinivide ko po yung 60, ang nakuha ko po ay 5. 5 na panel, 5 na kurtina. 5 ganito po ang magagawa ninyo sa 60. Kailangan 6 na panel ang kailangan natin. Ngayon ang tanong, sa 5 panel na nakuha natin, ilang yarda ang ating kailangan? Ayan, makukuha naman natin kung paano kumuha ng yarda. Ganito po yon. Ito po yung bintana natin. Ito po yung kesame. Ito yung rod. Ito yung rod natin. Dito nga ang ginamit ko ay mula sa rod po hanggang dito. Ang nakuha ko po ay 48. Mula po sa rod, makalampas ng bintana ko, ang nakuha ko 48. Sa 48 po, magdadagdag ako ng 6 inches. Yung 6 inches po ay para sa tupi. Itutupi para maging 48 po yun mula doon. Tutupian natin. Mag-a-add tayo 48 plus 6. Ang makukuha natin is 54. Ngayon, ilang yarda po yung 54? Nung nanupo ko po, nakuha ko po ay isang yarda at kalahati.
Kasi yung sa 54, nakakuha lang tayo ng 36. Tapos yung ano is 18. Mula dito hanggang dito, nakuha ko po is 36. May natira pa po 18. Mula dito hanggang dito is 18. So, mula dito hanggang dito, kasama na yung tupi, ang bibiling kong yada is 1 yard and a half. Limang tig, ganito po. Kita po ba ninyo? Limang ganito, ang limang panel, ang bibili nyo. Ayan, limang panel yan. Ito po, panel yan. Oh. Limang ganito na, ayan, ito po yung kurtina. Limang ganito po, na tigwa 1 and a half. 1 and a half, 1 and a half, 1 and a half, 1 and a half, 1 and a half. Pag tinotal po ninyo yan, ang nakuha ko po, 7 yards and a half. So, ang bibilin yung yarda is 7 and a half. Nakuha po ba ninyo? Pagkuha po ng ilang panel, susukatin po ninyo yung lapad ng bintana ninyo, i-divide ninyo po sa gusto ninyong pleats. Halimbawa, gusto nyo yung 12. Ang bintana, lapad ng bintana, 60. I-divide ninyo sa 12. Makukuha ninyo kung ilan. Kung 5, katulad ko, 5. Ngayon, 5 ganon, kukunin naman natin yung haba. Mula sa rad, ang gusto ninyong haba, kukunin ninyo. Ngayon, ilang yada yun? Ilang 36 ang makukuha ninyo doon sa number na nakuha ninyo. Maaring 2 and a half yards, maaring 3 yards, lalabas po yun kapag ka doon sa sukat ng bintana ninyo. So, kung ano man po ang nakuha ninyo doon sa sukat ng bintana ninyong pahaba, tatimes po ninyo. Halimbawa, ang nakuha nga ninyo, ang sukat is 50. Tatimes po ninyo, kasama na po yung tubi, tatimes po ninyo sa 5 yun. Kasi 5 yung nakuha ninyong panel eh. Itatimes ninyo sa 5, makukuha ninyo kung ilang yarda po yun. Sana po naiintindihan po ninyo. Ngayon, susunod po, tuturo ko po sa inyo, tara, tuturo ko po sa inyo kung paano tinatahi yung kurtina sa ating grommet. Pero bago po ang lahat, bago po pala, ipakikita ko sa inyo kung ano yung grommet. Okay. Para hindi ko makalimutan, ito po ang grommet, yung kinakabit na puting ito na may mga butas na ganito. Ang tawag po, magbibili kayo grommet. Ilang yarda po ang kailangan natin sa grommet? Kukunin ninyo kung ilang yarda ito. Ito po, ayan, nakuha ko po ito sa 60, is 1 and a half yard ang nakuha ko po yata dito. Ngayon, susukatin po ninyo yung lapad ng ano ninyo, 60. Ilang yarda yan? Sukatin nyo kung ilang yarda yan. Kunin yung 36. At tapos yung sobra sa 36, ano ninyo, makukuha po ninyo kung ilang yarda. Ngayon, may nakikita kayong plastic. Ito po, may plastic po yan. Ayan. Hindi ko na matanggal. Ito po, nakita nyo, may plastic po yan. Ngayon, yung plastic na yan, isusunod ninyo pagkakabitin. Ito, oh, ganyan po, oh, magkahiwalay. Oh, magkahiwalay po. Isusunod po ninyong ganyan para yung pleats ninyo hindi naalis. Para maganda ang pagka-pleats ninyo pagka matigas. Ayan, igaganoon po ninyo. Ngayon pa lang, tuturo ko na rin sa inyo kung paano ninyo kukunin, kung paano tinatahi. Okay, kukunin po ninyo yung gitna. Ayan. Mamaya tuturo ko po ulit sa inyo sa pananahi para baka pa maintindihan ninyo. Ito yung grommet na inilagay ko. Ito po yung kurtina. Tiniklop ko po yan, kinuha ko po yung center. Lagi po kayong kukuha sa center. Tapos, kailangan sa center po, ang nakalagay yung may plastic. Ito. At sa dulo po, pareho,
Wala pong plastic. Wala pong plastic kasi ito po itutupi. Excuse me po. Ang mangyayari, teklupin din niyo yung grommet ninyo ng kalahati. Itapat po ninyong ganyan yung grommet ninyo para huwag ninyong puputulin. Para magtitira kayo ng kaunti para pag pinutol ninyo, tama lang po. Bisa nakakapos ang putol. Dahil basta't magtitira kayo ng kaunti, tiklupin ninyo, dapat ninyo dun yung grommet ninyo, ipareho ninyo sa tela, pareho rin pong nakatiklo para makuha ninyo. Ay tuturo ko sa inyo naman ang pananahi. Itong mga kapatid, tuturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano tinatahi ang grommet o patigas ng kurtina. Ito po, panoorin ninyo. Ito po ang likod. Yung likod po ng tela, magaspang. Ito po ay makinis. Yung front, makinis po yan. Maski dito, titingnan ninyo dun sa pagkakano, mas makinis. Yung hindi makinis, yung po ang likod. Sa likod po natin, itatahin yung grommet. Ngayon, titiklupin po natin ng 1/2 itong dulo ng tela at ipapatong natin yung grommets dun sa 1/2 na tiniklup natin. Nakapatong na yan, tatahin ngayon natin. Yan. Tiklupin ninyo ng 1/2, ipatong ninyo dun sa atin. Sa 1/2 yung grommet ninyo, tahin nyo ng ganyan. Tingnan nyo, makinis yung makinis. Ganyan. Sige. Ngayon, pagkatapos ninyong matahi hanggang dulo, tatahiin ngayon naman ninyo yung baba. Ito. Tatahiin ninyo yung... Ito yung taas. Ito naman yung baba. Tahiin ninyo. Yan, ganyan. Gaganon ninyo yung tela para binat. Kumbaga sa medyo kakalugin ninyo para buminat yung tela. Yan. Pagpalagay na po natin na natapos ko ng tahiin hanggang dun sa baba. Pagpalagay na natin. Ngayon bubutasin po natin to, yung grommet. Ito oh, butas oh. Paano pagbutas? Ayan, magbubutas po tayo. Bubutasin niyo ang gaganyanin. Ay, kapurol yung gunting ko. Yung gunting ko nandun sa saan ba yung gunting ko? Oh, wala dito yung gunting. Ito po, inanap ko pa po yung gunting ko. Okay. Gugupitin po natin yan na pag-anoon. Ayun oh. Gupitin ninyo yung pagkabilog niya. Gugupitin po ninyo yung pag-anoon. Yan, gupitin po ninyo ganyan. Bubutasin po ninyo. Pagka makapal yung tela po ninyo, sagad po ninyo dun sa may pinakabilog. Huwag kayong magtira ng para masarado ninyo mabuti yung gourmet ninyo. Yan, ganun ninyo. Alisin ninyo ng pabilog. Yan, okay. Bubuksan nyo yan, ganyan. Yan, ganyan.
Yan, butas na po. Ano, nakita ninyo, butas na. Ngayon, yung butas, eto po yung asawa, yung pinaka-partner. Itatakip po natin dito. Ganyan, oh. Madali lang po, oh. Ilalagay nyo ganyan. Kailangan butasin po, linisin pa yung tela. Yun, nakita po ninyo. Minsan tumutok, click, gumaganon po. Eto, hindi na tumunog na, ano. Ayan, oh. Oh, ayan na. Oh. Papatong po ninyo dito. Ang patong po, hindi dun sa may plastic. Ito po yung plastic. Ito, ang plastic dun sa kabila na walang grommet. Ayan, ito po yung pure tela lang. Wala, hindi dito. Ayan po. Ilalagay ninyo yung takip. Ayun, o. Oh. Oh. Pipisilin lang po, o. Oh. Oh, dali, o. Oh. O, oh. Ayan na, o. Oh. Ayan. Ngayon, pag natapos yan, eto na po yan. Pag natapos, o. Oh. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. O, oh, tapos na. Ayan, tapos na rin, o. Oh. Ganyan po ang pagtahi. Pati yung pagtupi, bigyan ko pa kayo ng idea. Ito pong telang ito ay tumagos parang pag tiningnan ninyo, iba ang kulay nito. Yung likod, ginagawa ko po dekorasyon yan. Kaya ang ginawa ko po, instead na ito po yung harapan, tiniklop ko po ng pabaliktad, kaya may terno na rin po. O, tingnan niyo. Kaya pagka yung tela nyo nabili nyo parang baliktaran, yung tupi po, o kaya yung paglalagyan nyo ng grommet, itupi po ninyong nakalabas, dekorasyon na po yun. Ito na guys, yung ating tinahe. O. May terno pa yung ano, upuan. Sa susunod po, ang akin pong ipakikita sa inyo, ay kung papaano po gumawa ng fitted sheet, yung cover ng mga kama po. At papaano magawa ng mga dust ruffle, yung mga laylayan, yung pleated na ganun. Tapos yung flat fitted, ano ba, yung mga flat sheet, ganyan. Ipakikita ko po sa inyo kung paano ginagawa yun. Abangan po ninyo, ayun po ang aking susunod. Meron po pala akong pahabol sa inyo na kung lalaban po ninyo ito, minsan po yung grommet natatanggal po yung takip. Huwag po kayong mag-alaala. Kunin po ninyo at ibalik ninyo po, pwede po yon. Hindi po sira yun. Pag nilalaban nyo at natatastas yung takip, ibalik po ninyo, maibabalik po ninyo yan.